So ayan guys, magluluto ako ng aming lunch. Para sa aming lunch, magluluto ako ng ginisang gulay. So dapat magluluto ako ng pakbet kasi parang pang pakbet ito. Kaya lang kasi wala kaming bagoong, kaya gisa na lang, igigisa na lang natin itong mga gulay na to. So yung mga gulay na meron tayo, ang palaya, kalabasa at talong. So diitan nyo na lang guys ng maliliit yung kalabasa pati yung ampalaya para mas mabilis siyang maluto. Then, kailangan din natin ng tomatoes, onion, garlic, saka syempre ng pork. Ngayon, marami ang pork ngayon kasi hindi ako magpiprito ng isda. Kaya dinamihan ko. Pero okay lang naman kahit onting baboy lang isahog nyo, kumbaga parang pampalasa lang. And then, syempre, itong Aji Ginisa Flavor Seasoning Mix. So, ayan. So, may tubig yan kasi ipapakuluan pa natin yan dahil kukunin natin yung kanyang sabaw o yung broth. So, ayan guys, pinakukuluan ko na yung aking baboy. So, babalikan ko na lang kayo kapag kumulo na siya. So, ayan guys, bumubula na siya. Kumukulo na, pero nakikita nyo may bula, parang may mga ganyang bula-bula. Tatanggalin nyo yan kasi madumi yan. So, ayan, meron akong mangkok dyan. Tanggalin nyo yung parang bula. Natanggal ko na siya. Tapos hayaan nyo lang munang kumulo pa ng sandali yung baboy para siguradong lutong-luto yung ating karne. Tapos pagkatapos nyan, ita-transfer natin yung sabaw dito sa mangkok, sa malinis sa mangkok kasi kailangan natin yung sabaw mamaya. So yan guys, na-transfer ko na yung sabaw niya dito sa ano, mangkok. Tapos lalagyan na natin yan ng mantika. So lulutuin, igigisa naman natin itong baboy. Ayan. So, hintayin muna natin siya na medyo mag-brown-brown ng onte bago natin ihalo yung iba pang ingredients. Tapos, tinatakpan ko guys para ano, mas mabilis maluto at saka yung talsik ba. Ayan. Kasi nakahalo-halo ko rin para naman yung kabilang side maluto din. Ayan. So, ayan. Nag-brown na yung ating baboy. Inad ko na yung garlic. Tapos takpan ko lang sandali para mas madaling maluto at saka mag-sing yung flavor. Tapos yung onion inag ko na rin. Tapos takpan ko lang din ulit sandali. Tapos yung kamatis. Tapos tatakpan ko lang din sa ulit hanggang sa lumambot yung ating kamatis. Ito kasi yung kamatis yung durog na durog para talagang lalabas yung kanyang flavor. So balikan ko kayo kapag malambot na at durog na yung ating kamatis. So ayan, check natin. So pag malambot na yung kamatis, durog-durogin nyo rin. Kasi mas masarap yan kapag dinurulog yung kamatis. So, sunod naman, lagay ko na yung kalabasa. Tapos, lagyan natin ng onting sabaw. Dito ako mungha para hindi naman matuyo yung ating niluluto. Yun lang muna. Tapos takpan ko lang sandali. Tapos yan, nilagay ko na yung ampalaya. Tapos lagyan din natin ulit ng onting sabaw.
para maluto na rin yung mga gulay natin. Tapos ganun din, takpan din natin sandali. So ayan, nilagay ko na yung talong. So, mix ulit. Tapos, lagyan din natin ulit ng sabaw. Tapos, takip muna ulit. Bago natin lalagay na yung sabaw talaga. So, painitan lang muna natin sandali yung gulay. So, ayan. Lalagay na natin yung aji ginisa. Ayan. Isang sachet na. So, kung ano, allergic kayo sa ano, bagoong o bawal sa kayong kumain ng bagoong, maganda alternative to. Ayan. Mix natin para ma-distribute yung aji ginisa. And then, lagyan na rin natin ng sabaw. Unti pa. So, hindi pa masyadong luto yung ano, ibang gulay. Kaya, hayaan muna nating maluto pa yan. Lalo na itong ano, ang palaya. Ayan. Ako kasi guys, ayoko nung ano, yung half-cooked na gulay. Hindi ako nakain ng ganun. Lasang lasa pa yung gulay. Gusto ko yung na-absorb na nung gulay yung sabaw. So, ayan. So, ganyan kadami guys yung sabaw. Huwag naman yung sobrang sabaw na mas marami pa yung sabaw doon sa pinakalaman. Mga ganyan, mga halos ka-level lang nung gulay natin. Tapos, syempre takpan ulit hanggang sa maluto na yung mga gulay bago tayo magdagdag ng pampalasa pa pagka matabang. So, ayan, i-check natin. So, gumamit kayo ng tinidor para malaman nyo kung malambot na yung kalabasa, pag natutusok na, saka itong palaya. Ayan. Sabihin, luto na yan. Tapos, guys, magdadagdag ako ng unting toyo pang padagdag ng gulay. So, unti lang. Tensyahin nyo na lang. Para lang magkakulay yung ating sabaw. Tapos, tikman ko na rin yung lasa. So, kailangan ko pang magdagdag ng asin. Yan, kailangan pa dahil ang tabang. So, ayan, may asin ako dito. Yung scoop lang muna bago tayo magdagdag pa. So again, kung ayaw nyo ng overcook, pwede naman mas mabilis yung lutuin. Kaya lang ako kasi hindi ako nakain ng hindi itong luto yung gulay ko. So ayan guys, okay na yung alat niya. Tapos guys, isa ring tip sa inyo, kung wala kayong baboy, pwedeng igisan nyo na lang yung gulay tapos chicharon ipatong nyo sa ano, sa ibabaw, yung durug-durugin yung chicharon para medyo crunchy pa siya. Yan, isa rin ano yung alternatibo. Yan, okay na yung lasa niya. Plating na lang guys. So, ito na guys yung finished product ng aking ginisang mga gulay. So, meron pang tira dito. So, ayan. Try nyo guys yung recipe na to. Masarap siya.